Good morning mga buddy, nandito tayo ngayon sa website ng Volcano Discovery. Kanina nga ay nakapag-live tayo tungkol nga dito sa nangyayari sa Mount Tanlaon dito sa Negros Occidental, na kung saan ay maraming paglindol ang nagaganap buhat kahapon. So tingnan natin yung mga lindol na yan, dahil kanina naman ay hindi natin ipakita ito sa ating live. So, ang Tanlaon Volcano ay stratovolcano. Ito ay isang aktibo na volcano na nasa Central Philippines. At nandito yung kanyang quake statistics. So, simulan natin dito sa pinakababa, kung saan ay nagkaroon na nga ng paglindol noong June 19. So, mayroon siyang 1, 2, 3, 4. Apat na lindol, magnitude 2.7, 1.9, 3.4, 1.9. Dito ang kanyang epicenter ay nasa may Tanlaon City mismo. Then noong June 20, Saturday, ay meron siyang isa, so 2.4, nasa Ginhulungan, Negros Oriental naman. Then kahapon nga, Father's Day, June 21, ito nag-start around ang oras nito ay 6:29, pero magdagdag lang tayo ng 8 hours, so 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, alas 2 ito ng hapon nag-start. At mapapansin nyo dito na puro Carlota City na, La Carlota City na yung kanyang epicenter. At iba lang location, pero dito na mismo sa La Carlota City. Ito na yung last na naitala ng FIVOC. So talagang naghahanda na itong Tanlaon para sa kanyang muling pagpapakitang gilas, dahil hindi na normal yung kanyang mga lindol. Kaya yung mga kababayan natin dyan sa malapit sa vulkan ay maaari sana ay magsilikas na lang kayo, upang sa ganun ay mailigtas niyo ang inyong sarili in case man na talagang ito ay bumutok. So kahapon, June 21, ay nagkaroon ng magnitude 4.7. Ito ay nasa 10 kilometers ang depth, kaya napakababaw nito. Yun ang pinaka malakas na naitala sa mga lindol nga. So may 3.2 to 4.7 din, 7 kilometers. Puro La Carlota City siya. So ngayon, tingnan naman natin sa mapa kung ano ba yung mga bayan na napakalapit dito sa vulkan na to, upang sa ganun naman ay makita ninyo. So ito naman yung ipinalabas ng FIVOC kaninang alas 8. Basahin natin. Tanlaon Volcano Seismic Monitoring Network recorded 136 volcano tectonic earthquakes on the western flanks during the 24-hour observation period. Four of these earthquakes at 1:01 a.m., 1:04, 1:34, and 2:06 a.m. were recorded at magnitude 3.2 up to 4.7 by the Philippine Seismic Network and were felt at intensities 2 to 5 in La Carlota and Bago City, Negros Occidental, and Tanlaon City, Negros Oriental. Activity at the vent consisted of moderate emission of white steam-laden plumes that rose 200 meters before drifting southwest. Sulfur dioxide emission was measured at an average of 438 tons per day on June 13, 2020. Ground deformation data from continuous GPS measurements indicate slight deflation of the lower and mid slope since January 2020. Short-term electronic tilt monitoring on the southeastern flanks recorded continuing deflation on the lower slopes but inflation on the mid slopes since April 2020. These parameters indicate that hydrothermal or magmatic activity is occurring beneath the edifice. So alert level 1 po ang Tanlaon sa ngayon. Binabanggit din dito, the local government units and the public are strongly reminded that entry into a 4 kilometer radius permanent danger zone must be strictly prohibited due to the further possibilities of sudden and hazardous steam driven or phreatic eruptions. Okay, nandito tayo ngayon sa Google Earth Pro at ating pasyalan itong Mount Tanlaon.
Ito ngayon yung Mount Canlaon. So nandito yung Mount Sipanay at Mount Mandalangan. Then na ito ang nagiging sentro ngayon ng mga paglindol sa La Carlota City sa west side ng Canlaon. Ayan yung kanyang pinakabunganga. Ayan, ano ba yung mga lugar na malapit dito? So, ito, La Carlota City, San Carlos City. Yung mga nagdaan na paglindol nitong June 19 eh dito sa park na to. Pero ngayon dito na sa western portion ng lugar na to. So yan. Then itong park na to ay may mga pailang-ilang mga bahayan. So dito yung madalas na tamaan ng paglindol buhat kahapon nga, at sa record ng FIVOX ay nagkaroon na ng almost 136. So last na nagkaroon ito ng pagputok ay noong 2016. So from alert level 0 nito lang March ginawang alert level 1. So kabilang nga siya sa tatlo na unrest volcano sa atin, ang Taal, ang Mayon, at siya yung pangatlo. Hindi kagaya ng Taal na siya ay nasa tubig, ito ay nasa gitna mismo ng isla ng Negros. Ayan, gitna siya mismo. Kaya kung puputok man ito ay talagang napakadami ng maapektuhan, lalo na dito sa mga part ng Canlaon City. Halos nasa paanan lang siya ng bulkan. Tingnan natin yung kanyang layo. So mula dito sa bunganga, ang Canlaon City ay nasa 10 kilometers lang. Ayan. So 10 kilometers, ang San Carlos City ay nasa 15 kilometers. Ang La Castellana ay 15.72 kilometers. Ang La Carlota City nasa 23 kilometers. Pontevedra 27 kilometers. San Enrique 30 kilometers. At dito sa may Don Salvador Benedicto ay nasa 21 kilometers. So dito sa baba naman, may Ses Padilla 16 kilometers. O Isabela 28 kilometers. Valle Hermoso nasa 22 kilometers. Ginhulungan City 35 kilometers. Yan po yung mga distansya ng mga lugar mula dito sa bunganga ng Canlaon. So dito sa taas, Murcia 23 kilometers, Bacolod 30 kilometers, Bago City 35 kilometers, Valladolid ay 33 kilometers. So sa Silay 38 kilometers, Talisay City 39 kilometers. Sagay City ay nasa 59 kilometers. So medyo malayo na dito sa part na to. Sa Escalante, sa Victoria City, sa Enrique, Magalona. Ang concern lang natin ay itong mga nasa 10 kilometers, 20 kilometers. So ang Canlaon City talaga itong pinaka malapit. Ayan, almost 10 kilometers lang. So napakadami ng tao dito.
mismong nasa paanan siya ng Mount Canlaon. Pero yun nga, yung mga naiita lang ay nandito, yung mga paglindol. So, ibig sabihin, nandito yung fault line. Okay? Nandito yung fault line na maaring dumadala ng magma papunta dito sa mismong bulkan. At sinabi nga na nagkakaroon na ng pamamaga ang lupa dito, in any moment ay maaring pumutok. Kaya mag-ingat na lang tayo mga buddy, mga kababayan natin dyan, sa lalo na dito sa May Canlaon City, na kung saan almost 10 kilometers lang yung layo ninyo dyan. Okay, so yan po yung ating Canlaon update with presentation naman. Thank you.